Pumunta ako ng Yamaha, kilometer 16, Aguinaldo Highway, Panapaan, Bacoor, Cavite. At ito ang motor na aking nasilayan. Boss Motovlog. Natameme kayo, no? Bagong kulay na naman ang nilabas ng MIUI 125 na sigurado ako na magugustuhan na naman ang ating mga parokya, no? Yung mga mahilig sa MIO, no? Alam niyo naman, yung MIO, pag sinabing MIO, eh MIO na yan, wala nang tatalo dyan. Isa lang ang MIO at hindi yan ang tinatawag nila na Honda MIO, ha? Yung nagkamali yung taga Honda. Hindi po yan yun. Yamaha po ito. At ngayon makikita natin na pinakabagong kulay ng MIO ay 125S version. Ito yung may stop and start system. Alam niyo po ba yung stop and start system? Oh, hindi ikaw ang tinatanong ko. Alam mo na yan. Doon lang sa mga baguhan. Ito nga ang stop and start system. Ito yung makabagong teknolohiya ni Yamaha na kung saan pag hindi mo ginagamit ang iyong throttle o hindi kayo nagagas, naka-stop ka, ibig sabihin sa stoplight, naka-stop ka doon, hindi gumagana ang motor mo, kusang mamamatay ang makina. Pero huwag kang mag-alala, i-throttle mo lang ulit, pigain mo si linyador, ibig sabihin aandar na ulit ang makina mo. Anong kagandahan nun? Ibig sabihin mas makakatipid ka sa gasolina mo, no? Yan ang maganda sa stop and start system. Yan ang pinakabago ni Yamaha. Dito sa MIUI 125 meron na po ito. At ito naman, nakikita nyo naman ang bagong kulay ngayon. Napakaganda, no? Kahit na mga unang version pa, naglabas na sila ng stop and start system. Yun nga lang dito, ibang kulay naman. Yan, royal blue ang kulay nito, mga bossing, ha? At syempre, alamin din natin ang technical specification nito. Hindi naman pwede basta bibili lang tayo ng motor, nagandahan tayo, okay na. Kailangan alam din natin yung technical specification para alam din natin kung ano yung kakayahan naman ng motor natin. Saan ba kaya nito? Hanggang saan ba ibubuga nito? Kaya ba nito ipaliparin ng 100%? Expressway legal ba to? O ano? Hindi natin alam. Kailangan malaman natin yan, di ba? At yung presyo, alamin din natin yan, syempre. Okay, bago nga tayo dumako sa technical specification nito, eh, tingnan muna natin yung physical appearance o yung datingan yung pormahan nito ay wala kang masasabi. Kahit saan ka lumingon sa Pilipinas ngayon, MIO ang makikita mo. Ito yung sandamakmak at dami-dami nito. Napakadami ding after sales parts nito. Hindi siya mahirap hanapan ng pyesa kahit wala na yung kasa. Meron pa rin yung mga after sales part o yung mga kasa dyan sa tabi-tabi. Meron silang pyesa niyan, ano, kahit hindi genuine parts, meron. Yun ang kagandahan. Pag napakadaming motor ka nakikita, yun nga lang. Kumbaga, very common na talaga ang motor na ito. Kumbaga, kulay na lang talaga yung iniiba-iba nila dito kasi nga yung makina, alam mo naman, subok na yan. Wala ka nang babaguhin, wala ka nang masyadong iibahin pa dahil formado na eh. Ha? Ipang-aaraw-araw mo na lang pamalengke, pasundo sa yung eskwela, ano pa bang gusto mong gawin sa MIO, pagbaliktarin mo na lang kaya yung kadena. Gawin mong kadena naman. Okay, dako na tayo sa mga numbers. Ibig sabihin yung mga numero ang paglalaroan natin para malaman natin ang technical specification ng motor na ito. Ito ay mayroong 125cc. Ibig sabihin 125 cubic centimeter ang laki ng piston, no, yung nasa loob ng inyong makina. Yan po ibig sabihin yan. At air-cooled po, ibig sabihin pinapalamig naman siya ng hangin, no? Hindi water-cooled. O kahit anumang tubig na para lang palamigin ang inyong motorsiklo. Yung iba kasing motor, hindi nyo na itatanong, meron pong liquid-cooled, merong water-cooled, no? Pero dito, air-cooled lang. Bakit? Siyempre, maliit lang naman ang makina nito, kayang-kayang palamigin ng hangin, no? Na hindi nako-compromise yung power o yung power output na inilalabas ng makina mo. Dahil 125cc lang ito, ito yung isa sa pinakamababang cc na mabibili mong motor, no? 125cc lang, no? Pero very useful na makina. Napakatipid sa gasolina. Siyempre, fuel injected po ito, ha, mga bossing, ha? Ang Yamaha MIO, fuel injected po yan. At isa sa mga matitipid pagdating sa 125cc na motor, itong MIUI 125. Single overhead cam, 2 bulbs. Ibig sabihin, dalawang barbola, isang hihigop, isang palalabasin naman sa tambucho mo. 2 bulbs po ang motor na ito.
At ang tangke naman kaya magkarga ng gasolina, 4.2 liters ang pwede mong ikarga dito. So malayo-layo mararating mo dito mga boss. So imagine mo na lang yung mga nakakasabay mong Mio. Mula 2017, 2016, may Mio na, MIUI 125 yata. So kung hindi ako nagkakamali, hanggang ngayon 2023 na, hanggang ngayon buhay pa rin yung motor ko na mga bossing. Ganon katibay ang MIUI 125. Kaya itigil na natin ang review na to. Tingnan mo lang yung formahan at bumili ka ng motor mo. I-change oil mo lang yan. Ha? I-change oil mo lang. Palit ka lang ng gulong. Wala ka na ibang papalitan. Filter, bola, maintenance lang. Proper maintenance lang ng MIUI 125. Hanggang ngayon mga bossing. 80,000 kilometers na po tinatakbo ng motor ko ngayon. Buhay na buhay. No? Tigil na natin review. At bago ko nga po pala makalimutan mga bossing, no, ayan, makikita nyo dyan yung mga iba't ibang kulay pa ng Mio. May black, meron siyang flesh, kulay flesh. At yung S version to, ah, S version to pinag-uusapan natin mga bossing. Ah. Ayan po yung mga kulay niya. Tapos, yung presyo niya, ayan, makikita natin dyan. Magkano yan? Inalis ko eh. Teka nga. Ayan, 84,400 ang cash basis niya. So ngayon, nagtaas na ng presyo, no? Ang laki na ng tinaas. Dati 80,000, 78,000 lang tong S version. Siyempre, overtime eh... Oh, nung overtime? Ano to nag-overtime? Hindi. Ibig sabihin, habang tumatagal, nagmamahal po talaga yung value ng motor, no? Ganon ang nangyayari dito. So, mas maganda. Ngayon pa lang, bumili ka na. Next year, tataas na naman to. Ayan, screenshot mo na lang mga idol, no? Hindi natin masyadong pinahaba yung video kasi parang nagkakalokohan na lang tayo eh. Ang dami kong Mio dito na review. Tapos ngayon, tatanong ko ng specs. Ingat kayo mga bossing. God bless.